natin. May repair lang ako na electronic control valve. Tanggal natin yung iba, no? Hinala natin ko dito. Tapos, pating ko lang na dito sa loob. Ayan, kumuha na siya. Matigas na yung rubber niya, kaya nagli-leaking na yung internal niya. Merong lock sa loob. Yan kung napapansin. Tatanggalin na natin itong lock na sa loob. Kita nyo ba? Sundutin natin dito para matanggal itong mga bulb na nasa loob. Ayun. Dito na siya, no? Nalaman yung loob. Ayan, matitigas na yung mga uri niya, kaya may internal leakage na siya. Ayan, napalitan natin yung lahat. Tatanggalin ko na rin itong electronic niya. Sipotin lang natin para matanggal itong electronic. Ayan, electronic na. Meron siya mga solenoid sa loob. Ayan, kung mapapansin niya yung mga solenoid. So, papalitan ko na yung mga o-ring yan. Papalitan na natin mga uri. Dito yung repair kit niya, no? Ayan siya. Kompleto na yan. Papalitan ko na lahat. Ayan, inunahin ko lang yung mga uri. So, may mga guide naman to. Kaya hindi kayo maliligaw dito sa posisyon niya. Thank you.
Nakapit ko na yung lock niya. Sa dito sa ano niya, yung struggle niya para skilled na siliado talaga siyang wala papasok na tubig. Naman natin yung titirahin ngayon. So, unahin muna natin ito, palitan ko mga to. So, pwede nyo open to. So, titignan nyo lang hindi magkabaliktaran to. Baka may lagay nyo ganyan. Titignan nyo maigi bago kayo magbakla. Titignan nyo yung position. Ganyan siya. Dito, merong cover dito sa loob. Merong isang spring. Ayan, napapatay. Ayan. Bubuksan ko lang to. Ayan, paano magbukas? Ganito lang. Ayan. Kailangan pasok siya kasi minsan yung rubber na to siya naiipit yung loob na yan.
kay kabit. Tutulak lang natin. Tapos nila pa baba. Tagad nila pa baba para may lagay yung lock. So, ayan yung lock. Abangan niyo ako sa mga susunod ko ng video. Marami pa akong tuturo na mga kung paano mag-repair yung mga trouble. Ayan. Abangan bang lang. Re-repair ko rin yan. Yung bulb na yun. Support ko lang sa aking mga video na ma-upload. Thank you.